yung normally closed saka yung com. So dito natin itatap mamaya. So good afternoon guys. So for today's video, magkakaroon tayo ng tutorial kung paano pagganahin itong FR-1200 at saka itong F-18 natin. So ito yung magiging slave natin at ito yung master natin. Ito yung out, ito yung in. So meron din itong anti-pass lock. So ayan, good afternoon ulit sa inyong lahat. So ngayon, gagawin natin, mag-set up tayo ng simple access control using ito, F-18. Ng Zigiteco, meron siyang access control and time attendance capability, and also meron tayong FR-1200. So, FR-1200, so gagamitin natin to as slave or pwedeng pang out kapag ka nasa pintuan. Ito, master. So, ito yung in. Ito yung out. So, may settings to dito sa loob na gagawin mong master ito, then ito yung slave. So, kailangan din natin ang magnetic lock para sa pintuan. And also bracket, huwag nyo kakalimutan. So, ngayon kasi setup natin, hindi naman kailangan ng bracket. So, ipapakita ko lang sa inyo kung paano yung connection. Gagamit din ako ng DC female. And also ito, hindi ko alam kung T6 to or T7. Basta meron kayong positive negative na Philip. Tapos, dalawang UTP cable. Dalawang strand ng UTP cable. And power supply. Ito, power supply. Nakasaksak na to. So, ayan. So, papakita ko sa inyo kung paano yung connection. So, unahin muna natin itong dalawa. Dahil ang connection lang naman ito. Positive, negative, RS-485. Then, dito, makikita ninyo, meron din tayong positive, negative, RS-485. Yan. So, makikita nyo naman yung label dito kung saan yung connection. So, ayan yung mga pin niya. So, pilangin nyo na lang. So, dahil... And also, ito yung power supply natin para sa power up tong F-18 natin. And gagamit din tayo ng connection para sa access control or sa magnetic lock dito. Yung normally closed tsaka yung com. So dito natin itatap mamaya. Masyadong marami yung cable pero konti lang yung gagamitin natin dyan. Yung iba kasi may iba't ibang function. Katulad na ito. Itong, sana ba? RS-232. Meron din tayong Wigan connection. Then, meron din tayong bell. So, may alarm din. So, hindi naman natin gagamitin ngayon yan. So, ang gagawin lang natin, yung connection lang muna nito. So, dun lang muna tayo. Yung mga susunod na connection sa ibang video na natin gagawin. Masyadong maraming cable, no? So, yan. Tulad nga nung sinabi ko kanina, dito muna tayo sa connection ng FR-1200, master and slave. So, ayan. Ang kukunin ko lang actually dito, tatlo lang. Tatlong pin lang. Yung positive, negative RS-485, at saka yung sa power supply niya ito. So, ayan. Okay. So, may connection na to kanina. Ayan. Naka-pre-terminate na to. So, positive, negative, RS-485, then yung ground niya. Ito yan. Ayan. So, positive, negative, RS-485. Violet, yellow, black. Then yung the rest ng dalawa, para na to sa power supply. Ididiretso ko na to sa power supply. Okay. Okay na. Then ito, i-connect lang natin dito sa mismong power supply niya. May positive, negative naman yan.
connected na yung dalawa. So dito naman tayo sa ito, power supply ng device. So may power supply siya, positive, negative. So pagsasamahin ko lang tong dalawa. Ito. Yung supply ng FR1200 at saka yung supply ng F18. Pagkasama naman yan, parehas na positive, negative. Sa actual project, huwag nyo itong gagawin ha, kasi ang power supply ko lang dito, isang 3 ampere na power supply. Sa actual project, gagamit lang kayo ng, sa isang device, dapat 3 ampere. Katulad nito, required kasi nito 3 ampere. So kapag sumobra ka, lalo na pag mahawa yung cable mo, magkakaroon ng power drop or voltage drop na tinatawag. Tapos dito sa biometrics ko, ito yung connection sa magnetic lock. Yung normally closed tsaka yung COM. So yung normally closed ko dito, yung kulay yellow. Tapos yung COM ko kulay red. So ito. Ikukunik ko siya ngayon dito sa magnetic lock dito. So yung isa, ito. Connected dito, then the other one, ito, diretso na to sa power supply. Dito. So, diretso ko na siya dito sa negative na power supply. Then, itong kabila, diretso to sa positive ng power supply. So, yan, papakita namin sa inyo mamaya paano yung connection. So, ayan na. Connected na siya. So, ito. Yung isang side ng magnetic lock na connect direkta sa biometrics. Tapos, yung kabilang side niya papunta naman sa positive ng power supply. So, pag sinaksak ko to, dapat mag-on yung magnetic lock, yung biometrics, saka itong FR200 na. So hindi ko na ginamit itong UTP, nag-direkta na ako. So ayan, ngayon naka-lock na yung magnetic lock natin. Activated na siya. So hindi mo na yung maigilan. Then yung dalawa nating device, bubukas na din. So ayan, kung makikita nyo dito, so yung connection lang natin, positive, negative, RS-485, then ground. Then yung power supply, nakatiretso dito sa power supply natin na 3 ampere. So ngayon, pag nag-punch ako dito sa F18, dapat bubukas tong magnetic lock. Tignan nyo ha. So maririnig nyo yan pag bubukas. So yan. Bakit nag-duplicated punch? Kasi naka-set up to pa for anti-tailgating or anti-passback. So every 10 seconds or 5 seconds maglalak ulit siya. So ngayon dapat, dahil nag-punch ako dito, the next time nag-punch ako dapat dito na sa kabila. So bubukas na siya. Pag nag-punch ako dito dahil naka-anti-tailgating ako or anti-passback, hindi ito mag-open. Tingnan nyo, naka-close na. So, illegal access na yung lalabas. Dapat, pag nag-in ka dito, mag-out ka sa kabila. So, tulad nyan. So, nagkaroon na ng in, nagkaroon na ng out. So, pwede na ulit ako mag-in dito.
Okay? So maglilock siya every 5 seconds or 10 seconds. Depende sa setup ninyo. So sana nakuha nyo yung ano, yung diagram, pwede nyo i-download through Google. So check nyo na lang. So pakita ko sa inyo yung ano, yung setup dito. Kung saan ililipat. So dito tayo sa home. Then serial. So nakikita mo yung device, naka-master siya. So sa PC, wala naman tayong. Then pupunta ka sa access. Check mo sa access. Access control kung may anti-passback ang lagay, setup. So yan, in and out anti-passback. So pwede kang mamili kung alin dyan. So pwede rin no anti-passback para kahit saan ka mag-punch, bubukas. So no anti-passback. So pag ginawa ko, nag-in ako dito, bubukas siya. Tapos pwede ulit ako mag-in dito. Mag-punch ulit dito. Tignan natin na pag magsara na. Pag-iting ko, bubukas ulit siya. Unlike kanina, naka-antay passback tayo, hindi pwede. So, ganun din sa kabilang side. So, kahit mag-doubly ako ng punch dito, mag-open pa rin yung device. So, unang punch natin, nag-open siya. Then, sa pangalawa, mag-open din to. Yan. So nakita niyo yung pagkakaiba ng may anti-passback sa walang anti-passback. Okay? So sa next video, ano lang kayo? Stay tuned lang. Magkakaroon pa kami ng ibang tutorial. So para sa access control natin. So for today, yan muna. Thank you and subscribe.